Hindi na nga ako makapag-ipon. Magkakaisol pa ba ako? Dagdag gastos lang naman yan, Miss SP. Alam ko, iniisip mo na kung hirap ka na nga ngayong mag-ipon, paano mo pa nga isisingit ang Kaiser? Pero pag-isipan natin ng mabuti. Reality check lang ha, kapag hindi ka ngayon nagsimulang mag-ipon o maglaan ng kahit konting halaga sa Kaiser, ano ang mangyayari sa'yo kung bigla kang magkasakit? Kung bigla kang maaksidente o kinuha ni Lord, walang ipon, walang family na susuporta sa iyong hospitalization bills, wala kang malapitan, baka mapilitan kang mangutang o kaya naman ay ibenta ang ari-arian mo para lang makabayad sa hospitalization bills. Baka tiisin mo na lang ang sarili mo dahil nga walang perang pampagamot. Dagdag stress pa ito, lalo na kung may pamilya kang umaasa at may anak na nakadepende sa'yo. Think long term. Oo, dagdag gastos ang Kaiser, pero isipin mo ito bilang investment para sa future mo. Kung ngayon pa lang ay nagsisimula ka ng maglaan ng pakonti-konti para sa Kaiser, hindi ka na magugulat o mabibigla sa mga gastusin sa hospital pagdating ng panahon at kakailanganin mo ito. Kaiser is like a safety net. Kung hindi mo siya kakailanganin o magagamit ngayon, good for you, maging masaya ka. Pero kung dumating ang oras na kailanganin mo ito, handa ka naman at may masasandalan ka. Peace of mind, hindi lang ito tungkol sa pera, ito'y tungkol sa peace of mind na napakahalaga sa isang tao. Kapag may Kaiser ka, alam mong may masasandalan ka, wow, may maasahan ka kung sakaling may mangyari. Mas okay na ang dagdag na maliit na expenses ngayon kaysa naman malaki ang gastusin kapag emergency na tapos mangungutang. Kaya naman, anong pipiliin mo? A little sacrifice now for a more secure and stress-free future or mag-risk na wala namang safety net? Mag-isip kang mabuti dahil ang future mo ang nakasalalay sa wise decision mo. Gusto mo bang matutunan ang tungkol sa Kaiser? E-message mo ako right now para mag-guide kita. Thank you so much. God bless you and your family. Ano ang naging magandang aral sa'yo ng pag-iipon through Kaiser's long-term care plan? I said before, in-offer sa akin na anak ko. Sabi ko, what is that? Sabi niya, it's parang investment. Pero hindi daw kayo health benefits. Since before, hindi ko inibigay yan. Kasi meron pa sa office dating health Medicare. Healthcare pa, kaya hindi ko inibigay. Lately, ngayon ko na-realize na pagtanda ko pala eh, wala na akong magagamit na healthcare kasi kapag yung retirement, wala na akong benefits. Yung in-offer na anak ko comes as a lot pag yung may mga emergency ano kami, kailangan sa hospital care, nagagamit namin. It helps a lot, lalo na sa mga age namin na retired na. Very thankful sa Kaiser na may mga ganyang program. Ano ang naging magandang aral sa'yo ng pag-iipon through Kaiser's long-term care plan? The future, katulad dito nga na mapapakinabangan na namin kahit kalabi. Itingin nila kung ano yung kinuha nyo tapos ipagpatuloy nyo. Thank you, Kaiser. Mabuhay. Ano ang naging magandang dulot ng Kaiser sa buhay mo? Actually, yung Kaiser, way back, dalaga pa kasi ako ito nung na-avail ko ng policy. So, with that, during the coverage ng policy, hindi pa siya nagmamature. So, parang less worry ako with regard sa if ever na magkasakit man ako or any accidents na mangyari sa akin. So, less worry ako. This is with the help of Kaiser. Help of Kaiser, hindi mo na kailangang antayin tumanda ka pa para magka-plano sa buhay.